Marami sa ating kababayan na college graduate na gustong pumasok sa Philippine Army. Ngunit hindi nila alam kung ano yung first step na gagawin nila. Isa ito sa mga katanungan ng ating mga aspiring Army applicants na gustong pumasok sa Philippine Army bilang isang officer. College graduate ako, pero gusto kong pumasok sa Philippine Army, ngunit hindi ko alam kung ano yung step-by-step process. Ano yung unang gagawin ko kapag ako ay gustong mag-apply sa Philippine Army bilang isang officer? Iyan ang pag-usapan natin sa vlog natin. Ang una mo gagawin, ang first step na gagawin mo kapag ikaw ay aspiring Army applicants bilang isang officer, ang una mong gagawin ay kailangan nating malaman kung ano yung general qualification and specific qualification para sa Officer Candidate Course, Officer Candidate School, Training and Doctrine Command, Philippine Army. Ano ba yung general qualification at ano yung basic qualification para sa Officer Candidate Course upang kayo ay magkaroon ng basis kung ano yung mga qualification na yun. Dahil doon pa lang sa qualification na yun, doon natin malalaman kung ikaw ay qualified bang pumasok sa Philippine Army or hindi qualified. Okay? So, ang una natin gagawin ay know the general qualification and basic qualification para sa Officer Candidate Course. Okay? So, ang una natin qualification, mayroon akong notes dito, ay una, sa general qualification, kailangan ikaw ay natural born Filipino citizen. Hindi ka naturalized citizen. Pag sinabing natural born Filipino citizen, ibig sabihin, yung nanay mo ay Filipina, yung tatay mo ay Filipino, dito ka pinanganak sa Pilipinas. Natural born Filipino citizen. Ano na ba yung tinatawag nating naturalized citizen? Ang naturalized citizen, halimbawa, ikaw ay citizen ng ibang country at pumasok ka at nag-apply ka ng citizenship sa Pilipinas, yun ang naturalized citizen. Ang tanong doon, pwede ka bang pumasok sa Philippine Army bilang isang officer? Ang sagot ay hindi pwedeng pumasok yung mga naturalized citizen base sa ating general qualification. Okay? For both male and female, natural born Filipino citizen. Ikaw ba ay natural born Filipino citizen? Kung natural born Filipino citizen ka, ibig sabihin sa unang qualification pa lang ay qualified ka na. Proceed tayo sa number 2. Single, never been married and has no legal obligation to support a child or children. Ikaw ba ay single? Kung single ka, qualified ka. Ikaw ba ay walang anak? Wala bang asawa? Kung wala kang asawa, wala kang anak, ibig sabihin, qualified ka sa general qualification number 2. Okay? Kung qualified ka na sa general qualification number 2, let us proceed to height requirement. So yung height requirement natin is dapat at least 152.4 centimeters or 5 feet sa height, no? For both male and female. Ikaw ba ay umabot sa 5 feet yung height or 152.4 centimeters? Kung umabot ka dyan sa 152.4 centimeters or 5 feet for both male and female, ibig sabihin, qualified ka sa height requirement. Okay? Pero paano naman yung hindi umabot sa 152.4 o hindi umabot sa 5 feet ng height? Paano naman yun? Binibigyan ng privilege ng ating Philippine Army yung mga NCIP member, no? NCIP, yung mga IP applicant na hinumabot sa basic height requirement na 5 feet. Kailangan lang yung mga NCIP member ay mag-secure ng certificate from NCIP na sila ay member ng NCIP. Yun lang yun. Okay? So, kapag qualified ka na sa height requirement natin, let us proceed to general qualification number 4. Must be physically and mentally fit for military training. So, lahat ng mga applicants ay mag-undergo ng physical medical exam during application process. So, doon dinedetermine ng mga military doctors natin, psychologists and neurologists, na ikaw ba ay qualified and fit for military training? Ang tanging makapagsagot lang sa mga katanungan about the physical and medical exam yung mga military doctors na yun. Sila ang mag-determine kung ano yung kalagayan mo physically and mentally.
kung ikaw ba ay fit for military training o hindi. Sila yung lang yung makapag-determine sa inyo kung ano yung mga basic, yung ano yung mga disqualification doon sa during physical and medical exam. Okay? So kapag okay ka sa physical and medical exam, at least mayroon kang good moral character. Hindi ka barumbado, hindi ka pasaway bilang isang law-abiding citizen ka. And lastly, wala kang kaso, wala kang pending case in any court. So, wala kang pending case sa any court. Kung wala ka namang kaso, ibig sabihin sa general qualification, qualified ka na, pwede ka na mag-apply sa Philippine Army. And ito yung pinaka-basic natin, yung mga aplikante natin ng officer candidate course, kailangan, ito yung tandaan nyo, kailangan kayo ay baccalaureate degree holder. Pag sinabing baccalaureate degree holder, either 4 or 5-year course na natapos mo sa college. Okay? Kung ikaw ay civil engineer, licensed or non-licensed ka man, pwede kang pumasok sa Philippine Army, pwede kang pumasok sa officer candidate course. Okay? Kung ikaw ay base criminology like me, pwede kang pumasok sa officer candidate course. Any course na umabot ng 4 or 5-year course, pwede kang mag-officer sa Philippine Army. Okay? So, kapag okay ka dyan sa basic qualification ng officer candidate course, ang next na tanong, ikaw ba ay nasa age bracket qualification from 21 hanggang 29 years old? Kapag yung age mo ay nasa bracket na yon from 21 hanggang 29 years old, therefore, ikaw ay pwedeng pumasok sa Philippine Army. Okay? Lastly, yung mga enlisted personnel natin na gustong pumasok sa candidate course, college graduate, tapos sundalo na sila. Pag sinabing enlisted personnel, sila ay sundalo na, na gustong mag-officer. Okay? Kailangan lang ay maka 2 years ka sa field, maka 2 years ka sa military service. Yun yung publication na publicize ng ating Army Recruitment Office Luzon, na yung mga enlisted personnel ay kailangan makasatisfy siya ng 2 years in a military service bago siya pumasok sa officer candidate course. Okay? So, yung mga general qualification na yan, no? Ikaw ay natural born Filipino citizen, check. Single ka, check. Umabot ka sa height na 5 feet or more, check. And physically and mentally fit ka, check. Mayroon kang good moral character, check. Wala kang pending case sa court, check. Baccalaureate degree holder ka, check. Ang edad mo ay nasa age bracket qualification natin na 21 hanggang 29 years old, check. Ikaw ay pwedeng pumasok sa officer candidate course. Yun kasi ang problema natin sa mga kababayan, na kulang kasi sa information. Paano pumasok sa Philippine Army? Ang akala lang nila, yung mga ROTC graduate lang na gustong pumasok sa officer candidate course. Hindi, nagkakamali kayo. Sa tingin ko, nagkulang kayo sa information kung paano sa pumasok sa Philippine Army. Ang vlog series na to ay para sa inyo, at ito yung ipromise ko na tuloy-tuloy panoorin natin yung pangalawang video natin sa step 2, know the initial requirements. Okay? So, ang video na to ay para sa inyo, at sana kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe the button below and hit the notification bell, at huwag niyong kalimutan i-share itong video na to sa inyong kamag-anak, sa inyong mga friends na gustong pumasok sa Philippine Army bilang isang officer. Okay? Yun lang, at magandang